Salamat Lord sa buong pamilya at syempre sa masasarap na pagkain na inihanda namin ngayong New Year 2023. Kaya yan nagpasinsilyo. Pasalo ang! After namin magsalo-salo ng pamilya ko, ayan, lumabas kami para ipagdiwang yung New Year. Kaso sobrang sama ng panahon, laging nag-uulan, lalo na simula nung nakauwi ako ng Pinas. Pero hindi yun naging hadlang para ipagdiwang namin yung paparating na 2023. Kasama ko yung tiyahin ko dyan na galing ibang lugar at yung mga kaibigan ng tatay ko. Nag-hi sila. Hello daw sa Korea. Siyempre, hindi mawawala yung regalo para sa mga magulang ko kasi siyempre, malaki yung pasasalamat ko sa kanila, sa aming magkakapatid na sila yung nagluwal para sa amin. Ayan, isang relo para kay tatay at isang bag para kay nanay. At siyempre, pera, binigyan ko rin sila pandagdag sa mga panggastos nila. At yung mga kapatid ko, makikita nyo naman sa mga mukha nila, sobrang sasaya nila, pati yung mga pamangkin ko. Kaya maraming maraming salamat Lord sa lahat ng blessings at syempre sa mapagmahal ng mga magulang at mababait kong kapatid. Thank you! Atasan! Ade! Maika! Puta na niya! Maika! Go! Ade! Karawta na! Oh, tapos na ako ng computer! Thank you! Naman, ipapunta kami yung sementeryo dito. Bibisitahin ko yung lola namin na nasa langit na. Lola, patawarin niyo ako. Hindi ako nakauwi last year dahil po sa trabaho. Ito rin po yung barangay namin. Nilalakad lang namin kasi medyo malayo po yung sementeryo sa bahay namin. Yes, ito po. Sobrang maputik po kasi sobrang laging naulan po that day. Ito naman yung bahay ng bunso namin. First time kong nakapunta dyan dahil wala pa siyang asawa noon nung umuwi ako nung mga nakaraang taon. Ngayon may asawa na siya. Kaya yan, nagpagawa sila ng bahay, in-invite kami dyan. At syempre nag-inuman. Kasama ko yung mga kapatid ko, yung nanay ko. Isang beer lang kasi halos lagi na lang kami nagiinuman that day. Sobrang busog na rin namin. Grabe, sobrang saya talaga. Promise.